Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Sa gitna po yan ang investigasyon sa kanya ukol sa mga alegasyong sexual abuse ng ilan sa mga dating miyembro ng kanyang grupo. Sabi pa ni Quiboloy, tinitiktikan siya sa sabwatan daw ng Pilipinas at Amerika para siya'y kidnapin at patayin. Pero sabi ng ilang senador, kung hindi pa haharap si Quiboloy sa susunod na pagdinig sa Marso, ipapaaresto na siya. Nakatutok si Salima Refran. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Boses lang at walang video ang inilabas na pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro sa pagdinig ng Senado. Gawa-gawa at paghahabol lang daw sa kanya ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago na raw si Quiboloy. May patong na raw kasi sa kanyang ulo bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya kahit raw nasa Pilipinas, sinesurveillance na raw siya umano ng FBI at CIA ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradisyon. Mainit rin ang birada ni Quiboloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Anya, may sabwatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! Gate pa ni Quiboloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang alegasyong nakipagsabwatan sila sa mga banyaga at paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Quiboloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Quiboloy, harapin na lamang nito sa Senado mga alegasyon laban sa kanya. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested.
Sa mensahe ng FBI sa GMA Integrated News, itinanggi nilang may reward para sa pagkakahuli kay Kibuloy. Pero may active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya si Kibuloy sa mga krimeng kanyang ginawa. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras.